Part 6. Mabilis na lumipas ang mga araw at parang naging normal na rin ang araw-araw na bangayan namin ng amo ko. Daig pa namin na mag-asawa. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin maalis-alis sa isip ko yung balitang napanood ko tungkol sa akin 2 linggo na nakakalipas. Habang si Sander ay ginugugol ang buong araw niya sa trabaho, ako naman ay parang preso na naghihintay lamang dito sa bahay para na rin walang makakilala sa akin. Abala ko sa paghanda ng sopas na sinearch ko pa talaga sa Google at YouTube at pati na rin sa online cooking show. Habang yung 2 kabayo naman, abala sa paglalaro ng Mobile Legends. Ako dito hirap na hirap sa lahat ng gawain dahil may mga bisita raw ang masungit kong amo. Bro, baba! Walang joke. Iniwan mo ako mag-isa. 4 yung naroon, isa mo pa yung tore. Dinig kong sigaw ni Blue. At nang sinilip ko sila pareho, nakatutok sila sa cellphone nila. Eng-eng ka pala eh. Alam mong 4 sila, susugod ka. Ang lakas ng loob mong sumabak sa gera tapos gamit mo yung cyclops na yan. Kundi ka ba naman isa't kalahating engot? Sagot naman ni Sandler na akala mo kung sino magaling. Samantalang narinig ko sila kanina at kakatungtong lamang nila sa Master 4 na rank. E di wow! Nagpatuloy lang sila magbangayan hanggang sa marinig kong tumutunog ang doorbell. Hinintay kong may tumayo man lamang sana sa isa sa mga lalaking narito upang buksan lang kung sino mang nasa labas. Ngunit wala ni isa sa kanila nagkusa. Shania, open the door! Baka yun na yung mga hudas! Sigaw ni Sandler. Kaya kagad akong pumunta sa pinto para pagbuksan ng mga hudas daw. Ngunit ganoon na lamang ang gulat ko. Nabumungad sa akin ang 6 na nagagupuhang lalaki at isang maldita na kilalang kilala ko. At ang malditang iyon ay si Vanya, ang nag-iisa at namumukod tangi kong gagang pinsan. Excuse me, but who are you? Tanong sa akin ang isang lalaki na hindi ko alam kung sino. Pero Diyos me, ang gwapo. Pare, huwag mong takutin. By the way, I'm Steve. And you are? Tanong naman ang isa pa. Kung dati na naman kagwapo ang bubungad sa akin araw-araw, baka hindi na ako matulog. Shania, I mean, Shania Home pangalan ko. Kayo na ho ba mga hudas? Nakangiti at bali walang tanong ko. Nanlaki naman ang mata nila at agad tinuro ang lalaking nagngangalang Steve na sa kalaunan ay umalma. Sabi kasi ng amo ko may inaasahan siya mga hudas sa darating. Kayo na ba yun? Sa sinabi kong yun, para silang mga kalabaw na handa ng manuwag at nag-uunahang magsipasok sa loob habang sinisigaw ang pangalan ni Sandler. Nang nakapasok na silang lahat at 2 na lamang kami ni Vanyang na iwan sa labas, dinig pa namin ang mortal na magkaaway kung magpataasan ng kilay. Hoy, malandika! Bakit puro gwapong hudas sa mga kasama mo, ha? Walang iya! Magsasalita pa sana ako nang bigla na lamang tinakpan ng gagang Vanyang bibig ko. Sige! Subukan mong bigkasin ng buong pangalan ko, Shania. Bibigusan talaga kita yung sangalangala mo. Abat ang bruhang Vanya na to? Eh kung yung ngalangala niya kayang bigwasan ko ng paulit-ulit. Tinabig ko ang kamay niya at sinamaan siya ng tingin. Hoy Vanya, hindi porket nagpapanggap akong katulong dito baka umubuso ka ha? Subukan mo lang na malaman mo kung paano masikmunaan sa likod. Mataray na welta ko sa kanya. Ganyan kami magmahalan ng kaisa-isa kong pinsan. Kung ibang tao siguro makakarinig sa amin, malamang aakalain nila nag-aaway talaga kami. I'll behave, okay. Just don't say the worst name of mine, lalo na sa harap ng mga gunggong na yun. Tinuro niya pa mga kalalakihang nagsipasok. Papasok na rin sana siya nang biglang may naalala. Walang Diyos, Shania. Katulong ka dito? Gusto kong malaman isa-isa kung ano bang naging silbi at nagawa mo dito. Sa tanong ng iyon, mga lingali ko na talaga siyang sabunutan. Kung hindi lamang biglang nagsalita sa likuran ko. Abat ang dalawang Bruhilda, nagsama. How is my best buddy? Kamusta naman ang US of A? Tanong ni Blue kay Vanya na ikinairap ko. Isa pa tong mokong na to. Eh di US of A pa rin? Ikaw pa, kailan ka magiging pula? Welta naman na magaling kong pinsan. Kunwari pang gaga, pero halata namang kinikilig yung singit niya. Kung balak niyo magchismisan, go ahead. Pero yung sekreto natin, huwag niyong kakalimutan ha, pag-uuntugin ko kayong dalawa. Pagbabanta ko sa kanilang dalawa, bago nagmarcha papasok sa loob. Sa kabilang banda, pumunta naman si na Sandler, pati na rin ng mga kaibigan niya sa pool area. Minsan lang din kasi mangyari na magsama-sama silang lahat.
kailan lang din ulit siya nakasama sa mga kaibigan niya noong kasal ni Jeric at ang baby reveal party na pakananang asawa nito. Bro, sino yung babaeng nagbukas sa amin ng pinto? Tanong ng chismosong si Steve sa akin. Who? I ask him back. The one who opened the door for us unless may iba pang babae dito. Gait naman ni Daryl, na kaibigan ko rin. She is my nanny. Baliwalang sagot ko, na ikinalma nila. Muntik pang maibugan ni na Lucas at Mateo ang iniinom nila. Anim na kalalakihang maluluwag ang tornilyo sa utak ang mga kaibigan ko. At ngayon ngay heto silang lahat, nagsama-sama upang makikain. Katulong mo? Eh, bakit ang ganda? Swap tayo ng katulong, bro. Muling sabi ni Steven na nakaani ng batok sa iba pa. Where is Nico anyway? Tanong ko sa kanila nang mapansin kong wala ang isa pang Judas at hindi na rin pinakabalahang sagutin si Steve. May inasikaso yata sa province. Mukhang problemado ang ungas pero susunod naman daw, sagot ni Jeric. Sa sobrang busy ko, hindi ko na alam kung ano na nangyari sa mga kaibigan kong to. Magkakakilala pala si Vanya at yung pinsan mong si Azul? Muli pang tanong ni Jeric. Yeah, they were friends. Hindi ko nga rin alam na magkakilala sila. Pagkasabi ko noon, dumating naman ang tatlo, sina Blue, Vanya at si Shania. Shania wore her maid uniform, kaya't madaling sabihin na siya ang katulong. Pero ang titingnan kong mabuti, parang di naman siya katulong. May pagkakahawig pa nga sila ni Vanya. Shania, can you serve us food please? You can also join us if you want. Marahang saad ko na makalapit na sila sa amin. Agad naman siyang sumunod kahit halata naman na labag sa loob niya. Nagpresenta rin si Vanya na tulungan siya sa kusina. Pero katakot-takot na wag na ang sagot ng mga kaibigan ko. Baka raw gumawa pa na hindi kaaya-ayang gawain si Vanya. Sumunod naman si Blue upang manguhan ng alak at mga plato. Upang hindi na rin mahirapan si Shania na dalhin ang mga iyon dito. After a minute, Shania put all the food she prepared. Tatlong nakatakip na medyo may kalakihang lalagyan ang inilapag niya sa mesa bago isa-isang inihanda ang mga plato. We can serve ourselves, Shania. Don't mind us devils. May kamay na mga Hudyong yan. Pabayaan mo silang manguha ng pagkain nila. Mariing sa adivanya at hinila si Shania upang umupo sa tabi niya. Daryl, open the bigger size container to get some food. Only to stop when we saw a container full of red petals of roses. What is this? Daryl asked Shania. Well, Shania proud explained the food she cooked and served for us. So pa sir, napanood ko po yan sa YouTube. Masarap at good yan for the health. Nakangiting sagot ni Shania kay Daryl. Hindi ko alam kung ako lang ba o pati na ng mga kaibigan ko ang napahugot ng napakalalim na buntong hininga. Ngunit kahit isa sa kanila, hindi nagkomento ng hindi maganda. Dahil na rin siguro nasa harap namin sa Shania at para hindi rin sa mama ang loob niya. Jeric opened a medium-sized container also to see what's inside. I saw his horrible face when he opened it. It was full of lettuce, carrots, tomatoes, and onions. Those vegetables looks clean and fresh, pero walang nagtatangkang kumuha kahit isa. Dahil bukod sa buo-buo at hindi man lang hiniwang carrots at kamatis, ang sibuyas naman ay talagang may balat pang kasama. Sang bahay kubo niya ba ito nakuha? Hola todos! Lahat kami napatingin sa kakarating na si Nico na mukhang pagod at uhaw pa. Ano meron ngayon? At may meeting di advance yata tayo dito. Dagdag niya pa bago tumabi sa bakanting upuan sa tabi ni Vanya. Rinig ko pang tinanong ni Vanya si Nico habang nakataas ang kilay nito. San ka galing? Mukhang gutom ka ha? Tanong sa kanya ni Vanya. Kinindatan lamang ni Nico si Vanya bilang sagot bago walang airing seremonyang binuksan niya ang maliit na lalagyang nasa harap niya. Mahabaging langit! Oo naman ang sigaw ni Nico at napatayo pa habang nakatingin sa lalagyang binuksan niya. Isa-isa niya ring binuksan ang dalawa pang lalagyan na binuksan kanina na Jeric at Daryl. Pansin ko namang napakunot ang kilay ni Shania sa reaksyon ni Nico sa mga pagkaing nasa harap niya. Ano ba naman, Vanya? Hindi pa ba sapat ang pagpapahirap mo sa mga niluto mo dati sa unit na Ayesha? Pati ba naman dito nagkalat ka pa ng lagim? Malakas at pasigaw niyang saad habang nakabaling kay Vanya. Lahat kami halos ay natahimik, lalo na tumayo sa Shania at biglang binatukan si Nico na kinagulat naming lahat.
Pero mas lalong kinagulat naman ni Nico. Ako ang nagluto niyan. Pagkain na natog mong mamura-mura ang grasya. Chusy ka pa, makikikain ka lang naman. Pagkasabi noon, pumasok na siya sa loob ng bahay at iniwan kaming lahat na tulala. Tanging si Blue at Vanya lamang yata ang impit na tumatawa. Pero nang makabawi sa pagkakabigla si Nico, daig niya pang babaeng nagtatatalak. Pagkain daw to? Sabay turo sa mga nakahain sa harap niya. Ano to? Flowery garden? Turo niya pa sa sopas daw na may isang katerbang petal ng rose sa ibabaw. Sopas daw yan, sabi ng katulong na siya Naya. Sagot naman ni Daryl habang nangingisi. Ngayon lang ako nakakita ng lintik na sopas na may nag-uumapo ng petals ng rose. Papasa ng plantita ang katulong mo dahil sa ginagawa niyang pangmalakasang presentation. Hindi pa naman ako nagugutuman para kumain ng bulaklak, no? I'm not a caterpillar. And this one, walang iya. Kahit gaano ka pa ka-vegetarian, kung gano'n naman ang gulay na ihahanda sa'yo. Wala ba kayong kutsilyo, Sandler? Tanong sa akin ni Nico habang umiiling at napapahilot sa sentido. Nahiya yata siyang hiwain ng kamatis, carrots, pati na rin yung pesteng sibuyas na may balat pa nga. Dagdag pa niya. Sa sinabing iyo ni Nico, kanya-kanya silang labas ng cellphone at umorder ng mga pagkain dahil mukhang gutom na nga ang mahudas. Is that a fucking fried fish? Tanong naman ni Mateo nang mapansin ang laman ng isa pang lalagyan na binuksan ni Nico. Isa pa yung isda na yan. Kumbaga sa patay, hindi man lamang inimbalsa mo. Lintik! Dagdag na naman ni Nico bago tumingin sa katabing si Vanya na walang ibang ginawa kundi tumawa ng tumawa. Simula nang pumasok sa loob ng bahay ni Shania. Idagdag ba si Blue na parang maiihi na rin kakatawa habang ang iba ay halos bumaliktad ang sikmura sa pagkaing nakikita nila. Yang tilapia mo, Sandler, mukhang pagod na sa buhay niya. Lucas said, di hindi man lang yata nabawasan kahit isang kaliskis ang puta. Dagdag naman na sabi ni Steve, pustahan tayo, may mga itog pa yan sa tiyan. Baka naroon pa nga yung bubuo sa family fixture nila. Sagot naman ni Mateo. Sa laki ng tiyan niyang isdang yan, mukhang binusog niya muna bago niya sinalang ng buo. Akala ko yung fried chicken lamang ni Lenny ang tirik ng mata. Pati pala tilapia tumitirik ang mata pag nahihirapan ng husto. Bukang buka pa ang bibig, parang sumisigaw ng saklolo! Sabi naman ni Jeric na umiiling-iling pa. Dahil nasanay na ako sa mga kapalpakan ni Shania, hindi na bago sa paningin ko ang nakikita ko ngayon. Hindi ko rin alam kung ano bang klaseng cooking skills ang meron siya. Kaya nga pakiramdam ko rin, bahagyang nabawasan ang timbang ko dahil hindi na ako nakakain ng maayos simula nang naging katulong ko siya. Maiwan ko muna kayo, pupuntahan ko lang si Shania. Baka kasi ma-depress yun at magbigti na maaga, kawawa naman. Tumayo na si Vanya at pumasok sa loob na sinunda naman ni Blue matapos niyang sabihin iyon. Nagkukulitan pa ang dalawa habang papasok sa loob. Napansin ko naman na dumilim ang mukha ni Nico na nakatanaw sa dalawang papasok sa loob ng bahay. Meanwhile, Shania just washed the dishes that she used to cook those foods na hindi na nga natikman, hinusgahan pa. Tunay nga mga hudas sila. Bulong ko sa aking sarili. Mahal kong pinsan, sa pagkakaalam ko, kapag maghuhugas ng mga pinagkainan or pinagamitan, dapat inuuna mga utensils. Biglang sabat na magaling kong pinsan na hindi ko na malayang nasa likod ko na pala. Kasamang hampas dupang si Blue. Tigilan mo ko, Vanya. Kailangan ko pa bang unahin kung ano man ang nandito kung mas naon ng sumamang loob ko? Ikaw nga maghugas dito. Sagot ko naman sa kanya na kinairap lamang ng gaga. Maiba nga pala tayo. Kailan ka ba babalik sa norte? Tanong sa akin ni Vanya na hindi ko naman kaagad nasagot. I saw the news, Shania. Wala ka malilihim sa akin. Alam mong tutulungan kita sa lahat ng paraang alam ko. Pero mukhang nasagad na ang pasensya ni Tito. I think you should talk to him. Dagdag niya na parabang napakadali lang na gawin. Hindi ko na rin alam kung ano bang dapat kong gawin. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, kung ano mangyayari sa akin kapag bumalik ako sa hasyenda at kung paano ko lulusutan ang mga gulong pinasok ko. Ayoko rin naman na madamay na iba dahil sa kagagahan ko. Nasa ganong pag-iisip ako nang biglang pumasok si Sandler na madilim ang buka. Galit na galit niyang binagsak ang dyaryo sa harap ko na halos ikaguho ng buong mundo ko. My face was all over the newspaper that says, Shania Mercado,
The heiress of Mercado International Import and Export was kidnapped by unknown. Leave and don't come back ever again. Malakas na sigaw niya at yun na nga ang huling salitang narinig ko kay Sandler. Lo siento, mi amor. At dito na po nagtatapos ang part 6 ng aking kwento. Samahan niyo po ako muli sa susunod na kabanata. Maraming salamat at ingat tayong lahat.